Hello guys, hello to everyone. Balik po na tayo sa ating market. So ngayon is malapit na mag-start yung market kasi around 11:17, so this Sunday. So maybe around 1 o'clock or what, 12 midnight. So hindi ko pa natingin yung schedule sa market natin sa Forex, lalo sa Forex. So ngayon, nag-update muna tayo sa gold. Gold muna tayo. Kasi nakita ko yung mga progress sa gold, kung ano ang gagawin ko o ano ang magandang strategy. So ngayon, ang ginawa ko, kinukumparar ko lagi yung, pero lagi ko dito sa gold, yung mga best idea na mga binibigay na lagi tayo nag-study, lagi tayo nanood ng mga YouTube, lalo na nag-share-share yung iba, lalo na yung mga magagaling na professional na mga vlogger. Yan. So, makita mo yan sa mga style na. Tsaka iniipon-ipon natin, tsaka iniipon-ipon ko. So, medyo may improvement. Ngayon, may nabigay sa akin ng mga idea sa actual. So, kinocombine ko. At least meron. Salamat sa Diyos na binigay ng ganyan. Kasi kung hard study ka, marami kang matutunan. Pag hindi mo talaga interesado, wala kang matutunan. Ganun na talaga ang estrategiya or yung knowledge mo. Kung halimbawa na gusto mo, talagang ginusto mo talaga, hahanap ka ng paraan. Kasi ito, sugal to, pero ang sugal na maging business, yung gawin mo business. Kasi mayroong pag-aaral to. Oh, sige. So ngayon, mag-umpisa naman tayo sa 1 minute. So, ito sa 1 minute, ito ang stochastic, the best na pinapalo ko. Maganda talagang, hindi ko naman sabi yung mga indicator na yung iba hindi maganda. Pero ito, lagi ko nang ginagamit. Mostly din, marami din nagamit. So, ito, no? Medyo na-prove ko din. Halimbawa, ito, 1 minute sa gold tayo. So, ngayon, ito ang pinaka stochastic muna tayo. Ito, halimbawa, magdagdag muna tayo ng isang, sige, tingnan mo sa one day, dami kasing mga black hole. Inilagay ko lang para preparation yan, kung saan ko ta. Kasi minsan hindi ko na makalimutan to, matandaan. So, lagyan ko ng advance. So, ngayon, balik tayo sa, ano, dagdag tayo ng, ito, halimbawa, ito ang pinaka-support mo. Halimbawa, ngayon, tingnan natin yan. So, ngayon, ito ang support mo. So, dito. Ito. So, pwede natin magdagdag yan. Halimbawa, dito. Ngayon, sa support mo, every candle, 1 hour, 1 minute. So, ngayon, ta 65. So, nilagyan ko yan dito. Itaas, magdagdag na lang tayo. Lagyan ko rin dyan kasi may support siya dito. So, hanggang dito siya nauntog. Hanggang dito lang. Tapos, nag-bounce, pumalik. Yung nag-bounce naman, hanggang dito siya. So, meron ba siyang support din? Meron din. Ang support dito, naging resistance. So, itong resistance mo. So, hanggang dito. Ngayon, bumalik naman kasi may resistance ka. Tapos, yung support nyo ito, hanggang dito. Yan. So, kunting diferensya lang. Ngayon, tamaan yung ano mo, estimated mo. So, hanggang dyan, pumalik. So, yung resistance mo, naging bumotong na siya. Ngayon, sa analysis natin, sa analysis ko, ituloy-tuloy yan. Kasi, ito lang 1 minute, for example. Nakita natin dito na ito natin dito sa RSI. Itong banda, yan.
Tumaas, tumaas, tapos bumalik. Tapos tumaas naman. Tapos ito hanggang dito lang. Ito, itong portion. Dito lang, hindi bumaba. So, ngayon, malaman ito babataas kasi tumaas na sa moving average 20 natin, konti. Tapos yung stochastics natin, naka-sewil na dito, nakalabas na konti. Yun nga ang posible natin na expected kasi ito above na sa 50. So, yan, posible natin na tumaas yan hanggang dito. Pero ito, maliit lang yung pips. Kasi 1 minute and 30 pips. Yan, ano 13. Kasi 1 minute, balbilis lang kasi ano lang yun dito eh. Mga 20 minutes, baka ano na yun. So, titingin ng 5 minutes. So, ngayon, kasi nandito yung entry ko. Dati yung nakaraang Friday. So, bumagsak. Yun, bumagsak naman sa inintay ko yung ilang pips yan. Almost 221 pips. So, kaya pa. Pag dito na talaga, ayun, kaya ko pa, 312. Kasi makita natin yan sa mga ginawa ko, 15 minutes, 1 minute, 15, 5, 15, saka 31 hour, 4 hours, saka 1 day. So, kung tinan natin 5 minutes, yung ano yan, nandito na. Magulo na. So, nito yung ano ko. Nandito yung level niya. So, nandito na. Dito tayo. So, ngayon, ang level mo, hanggang dito lang. Ito ang, kasi bagsak niya dito sa 5 minutes. Hanggang dito. So, naghanap tayo ng support level. Ito. Ito, 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 ito. Dyan. Dyan, dyan. Okay. So, hanggang dito lang siya. Hindi na siya bumagsak. So, bumalik siya. Nauntog naman dito sa ato natin. Sa resistance natin dito. So, ngayon, kung sumahay natin yan, yan. Kasi na, ano siya eh, head and shoulder kumbaga, yung mga sabi nila. Atin yan. Tawag na ito, baba, pabaliktad, ganun. Ito, tapos ano, hindi yan siya. Mayroon tatlo yun to eh. Itong uno. Yung tinatawag na, sa yung pattern na to. Pala, high, low high, then high. So, ganun. So, yun pala, swing pattern. So, ngayon, kaya nga nag-decide ako na tumaas to kasi hindi na lumagpas to. Pero, i-continuous natin yan mamaya. Kasi bakit ang ano, malakas kasi ang uptrend. Diretso muna tayo sa D1. Tingnan mo yung ano niya. Itong candlesticks no, daily to ha. Ito, December. For example, ito, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31. So, tumaas. Basihan natin dito sa baba. Umpisa dito sa 22, di ba? Tapos sa sunod 23, di ba tumaas na yung baba niya? Tapos sunod tumaas, tapos dito malik. Tapos dito bumagsak hanggang dito, balik dito sa normal. Ngayon, bumalik naman, tumaas. Tumaas. So, posible yan. Kung babagsak ng ganito, limbawa siya dito kay base, tapos pila na bumagsak. So, hanggang dito yan, siguro. Tumaas man, tapos babagsak. Ito namang dito, itong support level natin sa daily. Sabi ko siya, ito nag-support na. Ito, malapit na guntog, ito, lumabas, punti, ito. Ito ang naging ano natin sa snakes na ano. Pag mag-bounce niya lang like that, pag tumaas yan, tapos ganyan, mayroon na itong support level natin. So, mag-bounce. O, either kayo magtuloy-tuloy. Kung halimbawa magtuloy-tuloy yan, breakout na yan, breakdown. So, ang ano natin, ito. Ito naman, pero maliit lang. Ilang pips lang yan. Pero at least mayroon ka. Pero ito. Yan. Tapos dito.
pinakamataas na ito. Una, first, second, then balik. Then halimbawa na bumalik dito, bagsak, example, kasi ito, wala na siyang ano eh. Dito na mayroon siyang resistance sa yung nag-sideways yung system na niya eh. Pero mataas yung sideways yung halimbawa. Pero lumagpas na, ng breakout na eh. Yung resistance dito sa 4,000 pips. So halimbawa ito, bumalik dito siya. For example, itong support level natin hanggang dito lang. Lumagpas na, ganito, gaya dito. Ganyan. Halimbawa, nandito, so yung second option natin, taas-taas yan. Halimbawa, ito, taas-taas itong awan kasi nakakalawit eh. So, yun yung na-analyze ko na medyo na-take out ko na yung konting idea na swing high, swing low, swing high. Ganun din sa uptrend, downtrend. So, maghanap ka ng mga support nga, bangbanggain niya at saka resistance, para malaman mo kung yung direction ba weak o strength ba o strong ba yung sabi nila. Kung uptrend, yung pataas, malakas ba yung direction na, malakas ba yung hatak niya sa candlestick. Pero downtrend, malakas ba ang pababa, pababa. Kasi yung breakout at saka support level ng yung sa up downtrend man, yung naging support level, mag-breakdown. Yung sa uptrend naman, maging breakout. Mag-breakout o break up, ganun. Pataas, breakdown, break up, ganun. Ito, naging break up o breakout. Kung limbawa ito, nag-break up o breakout, pataas ka. Tuloy-tuloy yan kasi ito ang pina-support level natin dito. Eh. Limbawa ito, mayroon pa 1,936. Kung titingnan natin sa 4 hours, hindi pa, 15 minutes, kasi 5 minutes tayo kanina eh. So, 15 minutes, so, mayroon tayong dito support. Tapos, ito naging support, ito. Dito nga, naging support dito. Wala na, na-breakout na niya. Tumaas na, bumagsak, tapos hanggang dito lang. Tumaas. Tanggalin natin yan para hindi magulo. Para kasi yung marami kasi nilagay ko para at least alam ko yung direction eh. Ayan. So ito pag 5 minutes pakita mo to kung bakit may ganito ka. Ganito. Kaya nga nag-buy ako kasi alam ko mataas yung hatak niya. Tapos yung breakout niya dito, yung mga resistance na ito. Nakauntog. Lumagpas na ito. Inaputol na, na-breakout na. Hanggang ito, ilang pips na yan. Mataas na, 900 plus. Nandito nito. So, posible na panibagong price action naman. So, kung tingnan mo yung sa RSI, yun, mataas. Ngayon, tingnan mo yung sa 15 minutes, nasa taas. Yung ano natin, RSI, nakatungangal na. Pero, yung RSI natin, nandito pa sa above 50. Na tapos pag nag-touch siya dito, bakit nag-touch siya dito? Malapit siya nag-touch. Tingnan mo. Di man nag-touch siya, pero dito. Yung isa nag-touch siya, pero mataas siya sa kay dito. Tingnan mo, dito, tsaka dito. Yan. Yung ano na yan, hilera, yan. Taas siya, nasa baba. Pero tingnan mo ito sa baba, tsaka dito. Sino mang taas? Di ba ito? So, posible yan na tataas pa. Kasi ang prediction ko, malakas yung momentum niya eh. Taas eh. So, tingnan naman dito sa RSI, nag-touch siya sa malapit sa 50 at saka dito, ito, ng banda, tumaas, tapos nag-touch siya dito, pero tumaas pa. So, yan. So, sa gold naman, yan. Mabilis ang bulatil to eh. Pero, gamitin natin yung mga pattern. Yung mga pattern high and low. Low, high, and support level and resistance. Alam kung saan yung pabanggay niya. Hanggang dito, alam, bago tapos mag-swing. Hanggang gaya ito,
Umpisa mo na tayo dito. Ito, nag-sideways. Halos nag-sideways. Sa 15 minutes, ito sideways. Yan. So ngayon, lumagpas na. Nagtagos na. Tumaas na. So ngayon, naghanap siya ng ano, untog. Diretso lang siya. Kasi dito, wala tayong nakita. Diba na ito na? Meron yata, pero wala. Layo. So, siguro posible na yung ganyan. Na diretso sa ano, ilang peps yan. Kung ano, 15 minutes. 700 plus. Ngayon, ito nakauntog siya, baka na mayroon na siyang resistance doon. Titingnan natin. Paano natin? Palitin natin. Masyadong kita. Para makita natin, iguhit natin to. Ito na mayroon sa 1 hour. An hour, 4 minutes. Wala, no? Ayan. Dito pala ba na? So, mataas talaga kasi ito, nakawala siyang kaya pala. So, posible yan. Sa 30 minutes, ganun din. So, yun pala, ganun pala. Nag-monitor siya. So, posible, wala siyang mamanay. Kasi, dito yung street na to, ito mataas to. 4,000 yan. One day lang. Mataas. Yung ano na. So, isang araw. So, yan, posible yan na tataasin to. O, halimbawa ito. Tapos, nag-support, nangyayong resistance, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, yan. So, ngayon, kung halimbawa na mag-counter ka, siguraduhin mo na ito, nauntog niya na resistant lang. Hindi siya tumagos. Ngayon, bakit nag-counter ka? Bakit kinuha mo yung dito kung halimbawa mag-sell ka? Kasi nakita mo dito na yung ito yung ano mo dito, halimbawa itong support level, for example kukunin natin isa halimbawa ito. So yung support level mo, kung halimbawa mag-sell ka kasi akala mo na, then ito banda, lumagpas na sa dito sa 50. Ito banda na siguro. Basta dito. Tapos, yung confirmation mo, yung support level mo, na breakdown, na nagpasan niya. Tumagos. So, pag tumagos yan, itong resulta. Ito nga. So, yun, nag-confirm ka. Halimbawa na yan, confirm ka nga maging buy ka, siguro malamang dito ka nag-umpisa. Kasi 15 minutes yan. Pagka 5 minutes yan, makuha niyo yung ano, sa 1 minute. Tapos, pag-umpisa mo nito, kung halimbawa may 300 pips ka, 64. Nakuha mo dito. Pero, hanggang dito lang. Halimbawa, nakikita mo dyan, umpisa lang dito, total plus, 700 plus na yan. So, kung halimbawa, umpisa ka dito, meron ka pa. Yan, 300 plus, for example. Pero, nagawa ka ng support level para sigurado ka. For example, gawa ka na yung isa. Ito, support level. Naging support level, ilipat natin ito. Yan. Bakit may support level tayo? Ito. Itong banda equal. So, kaya nga naging ano siya. Ayan. Hanggang dito lang. Ngayon, ang bakit nang dito lang yung RSI? So, hindi dumiretso pala. Pero banda dito, na meron naka-profit kung nakain ka dito kasi nagawa ka ng support level. Tumagos na yung support. So, ibig sabihin, nag-iba na yung direction. Kung sumahin mo yan, tingnan natin sa 1 hour o 30 minutes. Yan. Nandyan pa sa, ano, sa gitna. Di pa, nasa, nag-touch pa sa 50, ganyan. Pero kung marunong ka mag-counter, kasi, pag ganyang sistema, hindi ka kakabahan, kasi mayroon kang support level to hanggang dito, so,
Hindi yan ang weak yung momentum, hindi yung mahina. Hanggang dito sa pagdating dito sa support niya, nag sideways lang siya eh, ganun lang eh. Hanggat sa tingnan no. Yung imbasihan mo is yun. Hanggang dito lang. Eh kung tumagos yan, ayan, mag-reverse na katala total kasi magpas na. Kasi yung 15 minutes ito, yung tinututal natin ito, naabot siya dyan 675. Dito, dito galing. Pero yung naging umpisa dito sa ano, gitna, o yung ganyan. Malamang maliit lang yan. No? Pero meron profit yan, 321. Meron pa rin. Tapos naging sideways every 15 minutes ganyan. Naging sideways tapos pataas na pataas. So may mga posibilidad nga matumaas na. Kasi in total momentum mo is mataas eh, di ba? So based on my experience na nakita ko ito 30 minutes. Ayun. Yung momentum ko, yung alamin natin support at saka resistance, ha? Swing high, swing low, yan, yung mga ganyan. So, alamin mo yung support at saka resistance. So, yung support mo nang tagos pa, yung resistance mo na break up, break out, o na butas pa, yun. Alam mo, kasi ang support, sa baba, ang resistance, nasa taas. Ayun, umpisa muna tayo sa ano, ito naging support level ito. So, ang candlestick niya, ang price, hindi niya tinagos pa papunta sa baba, pa breakdown. So, dahan-dahan siyang papakipot. Tapos yung tail niya, maliit na tapos tumaas na yung price, yung volume. So, umpisa pa lang dito, wala na. Ito nga. May chance ka na pala. Ayan. So, tumaas na. Umpisa na. So, ayan. Nakita naman na naman sa, ano, dito sa RSI. Tumaas na. So, ibig sabihin, mag-buy ka na. Umpisa. Kasi, ang analysis mo sa tibok, sa buong araw o sa isang momentum sa isang daily time frame dito, daily, is pataas lahat. So, ngayon, nag-buy ka dito, tapos naging, naglagay ka na nito, naiwan yung resistance. Tama-tama, ilang pips yan, sa 375, may gets ka naman. Ang RSI, nasa taas na, 50, 70, so, ibig sabihin, yung price action mo is buy, lahat, sa taas, buy. So, naging ano sa sideways dito. Pagdating nito, sideways siya. Ilang candles yan? Ito, 15 minutes, 30, 45. Almost 1 hour nang hinintay mo. Pero at least, meron ko. Tapos, yung paket ng ano siya dito, ng sideways. Tapos, nilagay mo nito yung support level, for example. Para malaman mo, saan ba yung support niya hindi siya lalagpas. O, yan. Ilagyan natin for expecting. Yung level na to, tsaka dyan, may mga candlestick. Tsaka dito, yan. Hanggang dito ang pinakataas. Dito sa taas na. Pagdating dito, ilang pips lang yan. O, 257. Sa 15 minutes to, sa ano ko. Pero kung sumahin mo yan, pataas na siya. O. Pero yung sa 15 minutes natin ano, kasi 5 minutes, kaya mo yan. Yan. Para mamagang maigi, 15 minutes muna tayo. Para maano. Kahit 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, saka 1 hour, 30 minutes, 4 hours, lahat dito, daily, at saka 1 week, month. Pag alam mo yung support level, pares lang niya sila. Yung resistance, support, resistance, support, parehas lang na siya. Ang kaibahan lang is yung mga pips niya, maliit lang kasi yung sa 1 minute, maliit lang yan. Ano, ganun. Pero yung tandaan mo lagi, yung support level, resistance, kasi para malaman mo yung market na tumaas bang hindi.
Bakit nung anong sabihin kong tumaas? Hindi. Pag sinabi ko na support dito, hanggang dito lang sa baba. Oh, ito, support. Eh, tumaas. So, ibig sabihin, yung price natin, umpisa na pataas, mag-buy ka. Tapos, may resistance, nauntog. Nag-sideways pa. Yung sabi ng nag-sideways, yung papagilid mo na, patakbo ng pagilid yung candlestick. Balik, baba, balik, baba, ganyan. So, ito, mayroon na tayo ng ano, itong candlestick, ano, support na natin na dito. Ayun, kasi tiningnan natin yung mga support eh. Kahit anong gawin, kahit anong plating mo, at least may ano ka. Kahit sabihin mo dito lang hanggang dito, pwede yan. Yan. Yan, kasi nakita mo may volume dito, saka dito, tapos doon. Ganun, pwede yan. At least may estimated ka. Kaya mo sa damdamin mo na inisip mo, kaya ko to ipalos, kaya ko to, hintayin ko to. Ganyan. So, ngayon, hanggang dito lang siya. Hindi siya tumagos, hindi siya nag-break out. Kumbaga, pababa siya, padiretso baba. Hindi. Bumalik. So, hanggang dito lang siya. Tapos, nang yan, tinaas niya. So, ito, may simbolo na, may tail na palas taas. Baka malamang to. Mag-break out na to. Break up na. O, to, break out na. So ngayon, biglang bumaba konti, tapos naging volume konti, naging hammer. Taas. O, hammer. So, need hammer. So ngayon, confirmation na nga, papuntang pataas ka na. So ayan, pataas ka na. Ayan, nag-sideways na ilang minutos. Ilang minutos, 1, 2, 3, 4. So almost 1 hour to hinintay mo din. Para at least nga meron kang confirmation nito. Naging support na siya dito. Nintay mo isang oras. Tumaas naman siya. Ito naman itong resistance. Yan yan. Ito. Naging support naman siya. Tumaas naman siya. Tapos nang sideways. Naguntog siya dito. So, yung support mo, dito na ang resistance, naging support naman. Ito sabi nila, yung support mo, naging resistance. Yung resistance mo, maging support sa ganyan, sa downtrend. So, ganyan lang, pa-bounce. Pero, pataas na pataas. So, kaya nga, nakasigurado ka. Kasi, yung 1 week mo, daily time frame mo, yung kada araw na candlesticks, nakita mo na pataas na pataas. So, yung gawin mo, pabay ka. Tapos, ang laging natin tanan minsan, kasi mayroon tayong apps na pin base na meron na akong binabasya ng mga markets na record or graphs or what kind of portfolio na makita ko doon na gold, silver, GPU, USD sa forex saka commodities na anong pagka kulay green na tapos may symbol 0.3, 0.2, 0.9 yan, green ang kulay. So, ibig sabihin, buy ka. Pag medyo pula naman, kasi mag-ibaba ng kulay yan hanggat sa maging pula. Ayan, maging ginito na kulay. So, big CM, sell ka kasi nag-negative na. So, yan ang minabasihan ko. Every session ko, every open sa account ko, ganito. Ang ina-advise sa akin, yung nagturo sa akin, na magaling din, malaki na din profit niya, na ganyan ang gawin mo. Yun, kasi tanggapin natin yan ng binibigay kasi may alam sila eh. Kita, kung baguhan, gusto natin na mag-ano din, matuto din na, wala problema, ang gawin mo, i-combine yan, yan, kinukombine ko. So, yun, maganda din yun na pin-base at saka pinsaga. Meron din iba na binigay sa akin. Yun. So, nangyari, nakuha ko konti. Hindi na kumusyanang sabihin kong laki-laki na, pero konti. At least, medyo may improve na sa ilang buwan ko nagtitrade. Mataas-taas na yung experience ko. Hindi na mataas. Mga isang taon na yata halos. Pero at least, meron na tayong konti. Ngayon,
Pagka-bukas ng umaga, pagka ano mo, buksan mo yung sabi ko pinbase.com. Yun, tingnan mo yung forex at saka meron diyan crypto at saka tingnan mo yung kulay at saka average niya, portfolio niya. Makita mo daw pagka sabi mo na green color, buy yan, positive, makita niyo positive. So follow the trend ka, follow the direction, buy. Pag nakita mo ito nag-negative o bigla siyang nagkulay na medyo brown, medyo palapit na siya negative, 0.2 or 0.1, ganyan. So, parang nakita mo nag-sideways yan. Dandahan siya pababa, pag ganito. So, handa-handaan mo yun na ito, mag-reversal na siguro. Tapos may mga news na to. Kasi natalo na yata ang gold, malakas na yung US. Ganon talaga. Na ano, muntay mo. Buy and sell lang tayo dito eh. Pero yung nagustuhan ko lang to, mayroon kang makukuha na pag marunong ka mag-study. Sugal to eh, pero sugal naging business at saka sabayan mo ng study, pag-aral, na marami ng pag-aral, at saka yung mga news, ayun, makuha mo yan. Ang kaganahan lang dito, halimbawa na nag-forex trading ka online, meron kang internet, saka kahit saan magamit mo, saka kahit saan pumunta ka sa Pilipinas, o kahit saan lugar, basta may internet line ka, pwede ka mag-trade. Yun, tapos kung halimbawa marunong ka na, pwede ka na mag-copy trading, malaki nakita mo pagka ganito. So, sana ito, wala pa tayo. Ito, 4 hours. Tuloy na yan eh. So, 1 week. In some 1 week, nakita ko dito. Meron siyang support level dito. Tingnan mo. Almost support level nito. No? Dito, naging ano. Kung ilagyan mo dito, pwede rin. Lagay mo dito. Pwede dyan. Pinakahuli. Naging support pa rin siya. Ito, may support siya. So, nung tumama. So, ibig sabihin, ito, bantayan natin, baka dito lang, hanggang dito lang, konti, tapos muntog yan. O, hindi natin lang, kasi ito, naging support na dito, resistance na dito eh. Baka bigla namang bumalik yan. Pero, ang anong dito is, yan, pataas siya, kung may pattern ba na ano siya dito. Ang, wala tayo yata, pattern. Okay. So, dati yata makuha natin pati. So, ngayon, itong 1 week, pero yun na, monthly, kita mo yun, pababa siya. So, monthly naman, itong month is, eight. So, ganyan, pababa iba siya. So, malamang to na, pero, yung direction niya is, dito naging halos, naging support siya dito. Yan, pataas yun, yun, dito. So, possible yan na tingnan natin. Kung i-pattern natin, ganyan. Yan. Yan, square, tapos ganyan. So, mayroong pattern yan. Makita natin. Tapos, pag ganyan siya. Pataas. Mayroong pattern yan na makita natin sa, ano, yung mga ginawit natin. Neutral pattern yata yan. Meron bearish continuation pala. Hindi. Kasi ano na siya. Meron pala ito siya. Kasi ano. Ito, ang tawag siguro to neutral pattern kasi ganito. Tapos na ganyan. Ganyan. So, neutral pattern to. Ang tawag dyan neutral pattern, may description na meaning. Baka bumagsak or pataas. So, pag lumagpas na dito, pagbalik, yan, pababa na yan. Pag nauntog dito, tapos, dire-diretso na, yan, nag-reversal na. So, ngayon, dito na tayo masubukan na baka dito na balik siya sa dati. Yan, ilang pips yan? 7,000. So, yan, okay lang. Tuloy-tuloy yan.
So, dito na lang ako sa sunod naman sa pagbukas na ngayon, malapit na oras 11:52. So, salamat hanggang sa muli ulit. Bye-bye.